for Beanie. We're on set for Feel Good Capamilia. We're heading upstairs to the helipad. So I gotta grab my shield. I have my mask. Oh no. I'm happy kasi nakikita ko na si Miss Casey Bandingan. Nag-shoot na siya ng part niya. Okay, next na ata kami. Okay, naka-bucket hat. This is me, the youngest. Jello, the leader, Akira, and JL. Alam mo yung boy group sa school na parang pag dumaan titingnan yung lahat kasi ang tatangka, yung mga itsura, ganyan. Pero once you get to know them and talk to them, sobrang mabait ng mga bata, magalang. And medyo sa makipagtuhod ko kakapo nila, but I am very happy na despite the fame that they have now, despite the number of supporters that they have and the achievements that they have, very grounded sila, mga humble talaga sila. Siyempre, sobrang masaya kami kasi kapag kasama niya kami, sobrang humble niya and mafe-feel mo na parang kaibigan mo na agad siya. At yun yung maganda kasi mas mapapadali na makatrabaho yung isa't isa. Madami kami natutunan kay Ate Casey, like how to be humble and also how to be professional. Isipin mo si Miss Casey Tandingan, saglit lang niya naaral yung choreo, pero binigay pa rin lahat ni Ate Casey yung makakaya niya para sa shoot. Sobrang talented ng mga boys na to. One of the groups dito sa Pilipinas who have set the standard pagdating sa boy band, pagdating sa grupo higher. So, I am just very happy that I got to work with them and sana this is not the last. Yeah, nabangal nyo yung aming ginawa today. Yes! Woo! Feel good! Our first guy! Kilala niyo si Donnie, Pangilinan. Opo. Meron silang bagong movie, si Donnie at saka si Belle. Guess kung sino kakanta ng theme song ng His Interpret. Wow. Kayo. To her eyes, at times she's a force you can't deny. Found her crazy dancing in the midst of a crazy world. I can't stop thinking, I go crazy. Run away, oh run away, I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. Hindi na ma-inexpect kasi yung ako talaga ang naisip ko. Parang isang concept lang ganun. Tapos nung pinakita na yung mismong peg, yung mismong flow ng music video. And nandun din yung ano namin, yung peg namin, parang schoolboy kami lahat. Tapos may kanya-kanya kami character. Napasigaw na lang kami kanina actually kasi hindi namin talaga in-expect na ganun kaganda. Oh,
nanalo kami ng best theme song sa Asian Academy Creative Award. Sobrang di kami makapaniwala. Tsaka masaya kami syempre kasi hindi lang kami nakikilala sa Pilipinas lang. Kumbaga, Asia yun. And kapag Asia, umaabot kami sa buong mundo. And this is such a great milestone for us and we hope this is just the start of many more achievements in the future. ASAP namin, first ever ASAP namin ulit after ilang months namin. Hindi, excited na kami syempre kasi pinaghandaan talaga namin tong araw na to para maganda yung performance na ibibigay namin sa mga tao kasi talagang inantay nila kami. Yeah, we're gonna kill the ASAP stage because this is our debut stage. So first time po namin ipe-perform ang Born to Win live na live sa ASAP stage. Live na live! Live na live! Sila, nagme-makeup na sila. Tapos, ayan si Joanna. Kasi second batch po kami na Joanna. So, kakarating lang po namin. Vlogger ka, girl. And this is Miss Aika in the house. Pero guys, alam niyo ba, hindi po kami magsusurvive Bini without Aika at the Aika Villanueva. Yes. The one and only. Nostalgic po kasi syempre nakaka-miss po yung time na kami po yung nagpa-perform and then sila po na very known artist na po yung nagpa-perform po ng kanta po namin, so sobrang sarap po sa feeling and ayun po, parang isa po yun sa para mapapa-look back po kung saan po kami nagsimula and now we're na finally launch and yung debut single na po namin yung perform namin, so I'm happy. Born to Win! Oh, first time. Tama. With the bulb, I'm feeling it. This song's about empowerment. They're wearing crowns. That's what we like to see. We're crazy. Yeah, live vocals. Seriously. And then, have you noticed how quick their dance moves are? They're really creative, too. Yeah. Hair, makeup, outfits, voice. Let me know the fan club. I am ready to be part of it. Wow.
After we launched po, ang dami po namin naging post-guestings po, locally and abroad. So we were actually interviewed by Miss Jessica Lee and we were so honored kasi we really wanted to know what her experience was also in Korean training since we also experienced that and we exchanged a lot of thoughts. It was very fun and we learned so many things from her. You guys finally did an official debut, right? Born to Win? I was very impressed with the music video. Like, it was so high quality. It was very high budget. Kudos to ABS-CBN. Tapos na mag-makeup and hair. We're just waiting for our turn sa interview. Ano ba yung BTS Rolling Stone? Ganun yung gagawin natin. So, may kwento siya, may kwento niya. Iba kayo ng kwento. And then, for the parang grand finale is group story ng sobrang saya. As in, lahat naman ng mga blessing na pupunta sa amin, masaya kami and sobrang thankful. But aside from that, kailangan namin hindi maging kampante sa lahat ng ginagawa namin kasi doon kami mag-feel. Kahit sabihin mong gamay mo na isang bagay, doon magsa-start yung growth eh. Kasi kahit naman yung mga pinakamagaling na tao dito or sa buong mundo, there's always one person na mas magaling sa'yo. So, always keep striving na to be better. Isa yung parsing shoot sa nag-push sa amin para bigay pa yung best namin. Siguro po natuwa po talaga si Francis, yeah. Sir Francis Libiran sa amin. Kaya kinuha niya po ulit kami, yes, para sa isang photoshoot na androgynous po. So yung androgynous po na yung mga clothes po doon. Parang baga pwede siya sa girl and sa boy. Sobrang exciting kasi parang bago siya sa para sa atin, di ba? Kasi syempre lagi tayo nagsusunod ng pang-girly, pang-girl crush concept. Pero ngayon, at least may new flavor. Tingnan naman po ang aming walang aming walang tabutin. Pulse and okay sa kahit na matutuloy. Ito pa, may isa pa po. So, paano kaya yun? Ano? Suit ko ngayon is very yellow compared po sa nauna namin look na very nude ngayon po. Nag more on bright colors po kami. So, we're excited for the next shoot or second outfit. Kami, syempre nandun pa rin yung awkwardness po kasi syempre madami pong tao na nakatingin sa'yo. Pero habang the more po na ginagawa po namin siya, na-accept na po namin yung flaws namin and mas nakikilala po namin yung sarili namin. And sobrang natutulungan din po kami ng mga photoshoots na ginagawa namin sa pagpe-perform kasi dito napapractice din namin yung pag-aura, yung magbigay ng emotions, different emotions, mm-hmm, through actions, through body language, ganun. Mm-hmm. And ganun din kasi sa performing, parang kailangan mo i-dance out yung feelings nandun, ganun. At the start of every year, we plan to give the kids a break every mid-year. That's because we value their mental health and we want these pockets of time with their family to sort of recharge themselves, especially before big milestones.
We were able to give BGYO a break before they released their new single because after their launch, it was a very hectic time for them and we felt that they really needed a break to reconnect with their families again. Pag-uwi namin, meron kami 2 weeks na break. So sa first week, ito, total vacation talaga. Pinayagyan kami lumabas. Sobrang mahalaga yung break na ito para sa amin kasi iba pa rin talaga yung feeling kapag mag-recharge ka with your families. Matagal na kami hindi na kakasama yung mga magulang namin. Yung mga kapatid. Masarap kasi sa pakiramdam na bumalik sa work kapag nakapag-unwind ka na, na naka-experience ka ng break. I think it helped us para sa comeback song namin na. Unfortunately, we couldn't do the same for Beanie. Beanie had a different situation. We planned to give them a break except that we got caught up with the pandemic and then there was a lot of delays. They were quarantined. Instead for Beanie, we were able to treat them to lunch and shopping so that somehow they can experience what it's like being teenagers again. After a very long time po na hindi po kami nakakalabas, finally, nakalabas na rin po kami na hindi lang po hanggang sa ABS, hindi lang po hanggang recording, hindi lang po pang performance, kundi nakakain na rin po kami sa labas, nakapag-dine-in, nakapag-tangyup, and of course, nakapag-church. Super nag-enjoy po kami that day kasi ang dami po namin nagawa, dami namin nabili, and ang dami namin nagastos! Sobrang nakakatulong po talaga siya sa amin kasi syempre nakapag-recharge po yung body namin, yung mind namin, kasi syempre kailangan din po namin mag-allot ng time for ourselves para makapag-unwind, para after namin makapag-recharge, go na ulit, fight na ulit. Hi! We are BGYO! At dahil na-miss na natin ang isa't isa bilang isang bayan, sama-sama po tayong lahat this May 22 sa Love Kita Pinas! And we are ready to vote! Nung galing kami sa break namin, pagbalik namin, in-encourage namin lahat ng mga tao, aces, kahit blooms po sa mga kilala namin and yung feeling namin na may right sila mag-vote. Kasi karapatan natin to and ito yung magsisilbing paraan para maging mabuti yung future natin, Philippines. Kasi nasa ating mga youth yung pag-asa ng bayan. Since pandemic, kailangan natin mag-ingat and being vaccinated helps us na to move more freely compared to before na wala kaming vaccine. Right now, syempre ingat pa rin naman kami, but the risk of getting COVID-19 or being seriously ill from COVID-19 is lesser na compared to before. Yo guys, guess what? I'm vaccinated. So, meron dito. So, sato dyan. After mo ma-vaccine, you deserve a lollipop. But ours, lollipops. Kasi hindi lang kami naman namin. So, nagpa-vaccine po kami mga adults, which are Ate Aya, Colette, me, Gwen, and Stacy, dahil... Gusto din namin maging model dun sa ibang tao na magpa-vaccine kasi syempre sa panahon ngayon mahirap na talaga, mahirap nang kailangan mong maging protektado doble-doble para iwas sa sakit. Okay, you are both invited to participate in the Miss Universe Philippines. You will be performing on the coronation night. Oh my God! I love your boyfriend, Zeno! Beanie, may catch lang. Kasi the producers of Miss Universe is requiring that everybody should be vaccinated. So, since we have the 3 baby girls na hindi pa vaccinated. We are going to shoot this by a minute. Masali! We are going to shoot this by a minute. Oo. Okay na din, no? Siyempre, malaking pa
napakangilinayan po na hindi kami nakapunta sa mismong Miss Universe pageant po sa Bohol. Kasi magiging isang malaking achievement din po for us kung makikita namin yung mga candidates in person, di ba? Na isa sa kanila mag-represent ang Philippines po sa Miss Universe. Thankful talaga kami kasi it's really a once in a lifetime opportunity that even if wala kami dun, but the idea of performing lang, it's such a big deal for us. And it's also such a big exposure for us kasi yung mga candidates ko, di ba, galing po sila sa iba-ibang places in the Philippines. So, ang dami po mga viewers from all over the country. Born, one arm ka dyan. No? Oh. Ah! Medyo naka-apekto lang po yung vaccine namin kasi yung iba po sumama yung pakiramdam and bumigat po yung braso kaya medyo nahirapan po sa pag-training. Si Nico. Hello. Co-writer. Wow. Co-writer nitong song. Congrats po. Nitong song. Yeah. Our song today is Kulay, so this song is for Miss Universe and the co-writer and the producer is there. It feels like a good song to play in the car, so I'm excited to record this song. Hindi biro yung mapasama ka sa Miss Universe Philippines, tapos boses mo yung nandun. Parang isa to sa inaabangan ng buong Pilipinas. Binigay namin yung best talaga namin. Para sa ACES, para sa lahat ng tao. Para bang guni-guni at abibikani sa gitna ng langit, ako'y iyong naakit. Nahuhumaling sa iyong gandang pinapaikot mo ang aking daigdig, daigdig. Nabihag na ng mga kulay, mundo ko'y bigla na lang nagkakabuhay. Nabihag na ng mga kulay, mundo ko'y bigla na lang nagkakabuhay. Super big blessing ang pagkanta ng theme song ng national costume for Miss Universe para sa amin. Kasi as we all know, Miss Universe is very prestigious event. Yung kanta namin, yung boses namin, maririnig namin, is such a blessing for us. Good morning everyone! So today, nandito po kami sa studio ng Saga Events dito sa Mandaluyong po. And dito kami mag-shoot for Miss Universe Philippines. It's such an honor kasi I mean it's a big pageant, Miss Universe Philippines. Oh my god, dati na parang natibaling pangarap ko kasi before, gusto ko, syempre gusto ko din na makasama yung maka-join dyan. Tapos parang even if I'm not in that path anymore na ay, ang pangka ba? Ay, magandang journey ito sa amin kasi malaking milestone na naman kayo ito kasi narapa kami sa Miss Universe. Thank you.
lang po nila ng konting beats lang naman po para sumakto po sa pagrampa ng girls po. What is there that they have a parent of? And then one new echo. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. But stop. Indeed. Okay. So this. 2 wins. So, pinatawag namin kayo at para pag-usapan natin, your... SSID. Hip Hop Interrupt. Very good. Your... Okay. Your comeback song is... I'm back for your comeback. Your comeback song is the original title, pero may bago na siyang title. The original title is Like a Dog. Like a Dog. Base sa mga changes, the title, the new title will be The Baddest. Oh! The Goodest. The Baddest? The Goodest. The Baddest. Woo! How do you feel about the song, about your comeback song? Very happy. It's so good, so happy. That's one of the songs na pinaka favorite ko namin nung pinili ko kami ng Korean trip. Tsaka lagi po namin siya pinag-usapan kahit nung PBB pa po. The next single of BGYO after The Light is The Baddest.
we thought it was a good follow-up after they've done His Into Her, Feel Good Pilipinas, and it shows a different side of BGYO once again. So our single, The Baddest, is all about how a girl is beautiful inside and out, and how we admire all of the beautiful women, and how we look up to them, and how they are all just role models for everyone. Nung The Baddest, ang demo pa lang, sinabihan na kami na may like 4/8 kami na gagawin na rap, so lahat kami parang pinagsulat. Luckily na pili yung rap namin ni Aki. I'm so happy kasi first time ko ito magsulat for a song na ipreperform namin as a group. And I'm excited sa mga future pa na mangyayari sa amin na alam mo, mas magiging deep pa kami as an artist. So I'm very happy na napakita ko yung mga skills ko when it comes to graffiti or art. And yeah, I'm so blessed na binigay din sa akin yung opportunity na ito to make the logo for The Baddest. Check in na kami with Nikki, Aki. Ayun na sila. So the plan is we get makeup and prepare for the music video shoot. And then we go to the venue of the music video shoot, which is the airport. We're gonna shoot some scenes, not the whole music video. In part one, it's gonna be exciting. For the music video concept, the boys will play as the elite ng Secret Service na to. And then the boys will be different, will have different spy identities, and they have different expertise, and they were chosen to form this group, this Elite Secret Service. And then just like in Charlie's Angels, we will have a girl boss. So she's gonna be the baddest of them all, and then we're calling her Halia. First location namin ito sa Subic, and makikita nyo mukhang nagre-ready kami sa battleground. Dito kami magpa-plano, para siyang nag-content, COD, lahat na ng games. Namin, ito yung sobrang haba talaga. Madami kasi kami kailangan i-shoot na scene. Like, kailangan namin ng scene na may araw pa. And then, kailangan din namin mag-shoot sa gabi. Pero na-enjoy naman namin itong buong araw na to dahil first time lang din namin mag-out of town na shoot. Pero ang surprise talaga sa amin is yung second day. Lars, thank you po for this day. Thank you po na nakarating po kami dito ng SAVE. Thank you po sa lahat ng mga tao na nandito ngayon. I-guide niyo po kami sa araw na to. I-guide niyo po yung puso namin. I-guide niyo po yung utak namin para maging focus kami. Amen. Amen. Maganda umaga, pinipili yung Halia.
when it was first offered to me, I was excited because I've always wanted to work on like a music video. I've always wanted to do something different from like TV acting and stuff like that. So I immediately said yes. And then when I found out that it would be BGYO, I was super excited too because I know that they're up and coming and I'm a huge fan of K-pop. So for these groups, these P-pop groups becoming so big and successful, that really excites me because I want that for the Philippines too. We love doing sayo. Parang kulang po yung hanggang 6. Kulang po yung hanggang 6. Bitin po yun. Ano yun? Rolling! 3, 2, 1, action! Oh, sorry. Sorry. Three, two, one, action! Good morning, boys. Good araw, binibining Aliyah. And good day. Thanks, Kamisa Boyla. Okay, Justin. He was pushing me. My impressions were they're very talented. They look very fun, very youthful also, and I really think that they can make it big, not only in the Philippines but internationally because they have that star quality. Ay, ano hindi mo alis? Ngayon ka lang nakita si Aking na gano'n. Sobrang okay. Ako lang yung ngiting-ngiti. Naka-push po. Sa ano po? Wow! Thank you! Thank you, po. I love BGYO. Yay! Thank you so much. Sobrang happy po kami dun sa 2 days na MV shoot as in yung mga nangyayari, parang hindi totoo and parang as in, para kami nananaginip, pero kahit pagod, as in, sobrang saya kami. When I see you walking, let me see you walk. I don't know what kind of spell you've been putting on me. We're extra happy and grateful dahil nung na-release namin yung The Baddest, sobrang dami kami nakuha appreciation from our aces and yung papamotivate sa amin para makapag-release pa ng mga iba't ibang kanta in the future. And syempre, we're happy na bawat galaw namin, bawat activation, bawat event, bawat ginagawa at ganap ng BGYO, yun sila para supportan kami. Kaya thank you so much, aces. The next single of Beanie after Born to Win was Kapit Lang. We thought that it was time for the girls to have a Tagalog song as well as a song that serves as inspiration, especially in these times. And I think Kapit Lang was really a very good follow-up after Born to Win. Because of the delays during the Beanie launch, the schedules became tighter for Beanie, so much so that they were rehearsing both Kapit Lang and Golden Arrow at the same time. Siyempre, emotionally draining at nakakapagod din siya for us kasi
sobrang na-delay yung debut namin and yung launch namin. And kailangan namin mag-practice pa, syempre. Nirarun namin yung songs namin and piyesa namin for launch. Nirarun din namin yung for guestings namin. So, ang dami pumapasok sa isip namin. Ang dami namin kailangan isipin na steps and formations and everything. Pero kinaya kailangan namin gawin kasi gusto namin yung ginagawa namin, syempre. And gusto namin mapasaya yung room. Good morning! Good morning, Blues! Oh my God! Oh my God! Good morning, Blues! So it's 6 a.m. in the morning and exciting talaga today kasi bukod po sa mga kalabas kami, mag-shoot kami ng another music video for medyo naligaw lang kami na pero we're here at Justin Bella Studio. Yay! Pero kahit mahirap, gagawin ang kailangan. Anong nililook forward to shoot natin? Everything. sa shoot na to and i-guide niyo po yung hearts and minds po ng bawat isa po. Okay. Right. Siyempre dapat may shoot. Wala yung level up. Higil, wala yung class. Kasi may ask sa konti. Yung pagkakas! Ganun. Super nakakapanibago kasi di ba yung board to win talagang pinaka-fierce kami and everything. Pero ngayon, sabi ang sinabi sa akin ng team is parang huwag daw, cute siya pero not too cute na like gobulad na taas-taas ng shoulder. So what I did is hindi ko tinaasad talaga yung shoulder ko. So parang cute and fierce at the same time. Carnival sila. So, kung green skin na ito, magka-transform sa, ano, sa carnival. O nga. Showing ways on how to enjoy this world more even though we are at this pandemic. Hard to deal with every single minute, get your word and thinking. Don't know what to do, you ain't got a clue. Cause future's uncertain, you gotta get through. Days are tough, but so are you. Whatever's gonna happen, you can face it with a problem. Believe in yourself, hey, you do you. I do painting. Aside from that, I do exercise and yoga. So I communicate with my family because they help me and coffee helps. Anyway.
understanding at the end of the day. Kami pa rin eh. Kami pa rin magkakasama sa isang, ano, sa isang bahay. Hindi namin papalagpasin yung araw na hindi kami kaayos. Mag-gather around kami para mag-usapan yung problem na yun. And once naging solved na yun, ayun, parang mas nagiging solid kami. Kinikita namin yung each other as family. So comparing Kapit Lang music video from the first two music videos that we shot, Kapit Lang has a very fresh vibe since it's a very inspiring music video. And the message po na gusto namin sabihin sa Blooms through our song Kapit Lang is Kapit Lang, like holding on and not giving up despite the challenges na hinaharap man ng Blooms ngayon. And just like the Blooms, silang nagpapasaya sa amin, silang sumusuporta sa amin. At the same time, gusto namin ibalik yung love ni Bilibili nila. That's why this Kapit Lang was created for them. And yung shoot po namin is one day shoot lang, whole day. Nakakapagod pero sobrang saya. Saya. Kasi yung shoot po namin na yun, very ano lang, fun and chill, playful, very playful. Mahirap gagawin ang kailangan. Anong gagawin pag wala? So yung reaction namin sa kanta ng B, which is yung Kapit Lang, is very ano, inspirational yung song na yun. And alam mo yung pag nabasa mo yung lyrics niya, parang ma-flip ka. And ayaw po nila ako pera mo. Ay, hindi mo lang ako pinanda. Okay, yun nga, dahil malapit na yung concert, sobrang nalaking tulong ng pagiging matatag at pagkapit. Ngayon po na nakikita po kami ng BGYO, talagang nakaka-proud po kasi dahil nag-rehearse lang po kami for our training kasi eh parang hindi pa natin alam kung ano pa yung mga mangyayari sa next week, next month, next years. Pero ngayon, nagka-practice na po kami for our concert. Kaya sobrang nakaka-proud na, oh my God, oh my God. So, diba? Ang saya, ang sarap sa feeling and sobrang thankful kami na meron kaming sibling group like them na sobrang grabe yung support talaga nila sa amin. I hope na mas maging matatag pa yung samahan namin grupo, Vinny and BGYO, kasi kami din yung mag-support sa isa't isa hanggang dulo. 13 voices, one family, one we! Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!